Okay, good afternoon once again. We're back here at Team Adric Billiards. So for this afternoon session, we have another pro player from our very own country. He is no other than Champ Jeff Ignacio. Let's welcome all together, Champ Jeffrey Ignacio, our very own player from the Philippines. He's trying to reconnect now. Our connection. Yo, hello, finally. Hello, magandang hapon, Champ. Sa wakas, nag-connecta din. Ayan. Kaya nga po, pasensya na po. Hindi, ayos lang yun, Champ. Talagang partiya ng new normal, eka nga. Kasama, okay. No? Yung mga technical okay difficulties. Okay na po ba? Okay na yung ano, yung cam? Okay na po. Okay po, Champ. Okay na, Champ. Oo, napaka. Klaro naman, malinaw. Ako ba okay dyan, okay, Champ? Apo, apo, okay po. Good afternoon okay po sa lahat ng mga nanonood. We would like to welcome you here at Team Adric Billiards. Thank you po. For your information, Champ, yung Team Adric Billiards is more than one year of its operation, of its business. Apo. Ang layunin po ng Team Adric ay sinimulan ko po ito personally from my own pocket with my intention na sana ay makatulong sa billiard bilang sports. Kasi nakakalungkot, Champ, minsan. Nakakalungkot minsan, ano? Napakaraming sumusuporta sa ibang larangan tulad halimbawa ng basketball, ng volleyball, nag-uunahan ng mga sponsors. No? Pero pag ang bilyar, kawawa. No, ayan. So, hindi naman natin nilalahat, but it's a reality. Minsan uhulihin that's pa. That's true. No? Tama po. Minsan uhulihin pa, parang hindi sports ang hinuhuli. No? Nakakatampo. Kaya nga po. Okay. Lalo na sa panahon ngayon, grabe ang hulihan ngayon. Yeah, with due respect where they are coming from. Yeah, yun naman is from my own point of view. That's on my in my own perspective. So anyway, Champ. Again, salamat no sa time mo unang-una pa lang sa pagpa-unlock sa imbitasyon ko. Without any further ado, thank you rin po sa pag-invite. We are glad and we are blessed. We are blessed this afternoon to have you with us. Excited na kami matuto sa iyo, no? Ang una kong tanong, Champ, is when it all started, I mean your career as a billiard player, if we may recall your humble beginning, siguro simpleng panimula mo sa larangan ng billiard. Paano ba nagsimula si Champ? Yan. Actually po, nagsimula ako maglaro dahil din po sa tatay ko kasi yung tatay ko is isa rin pong magaling din maglaro ng billiard sa Las Piñas po kasi ako dati doon. So, nung bata pa ako, lagi akong nanonood sa kanya. So, isa siya sa pinakamagaling doon. So, ang ginagawa ko, tuwing may umaalis siya, sumasama ako. Tapos, nung marunong na ako mag-commute, pinupuntahan ko siya kung saan siya naglalaro. Okay. Tapos, pati yung mga pinsan ko, yun, marunong. Kaya, doon po, alas lahat, doon ako nagsimula. Dahil, yung angkan ko is bilyarista rin po. Ganun. Yes, Champ. Pero Champ, at what age did you started? Anong edad ka na simulan? Natatandaan ko po 10 years old ako kasi may bilyaran po kami. Ako po nagbabantay noon tuwing umaga bago ako pumasok na eskwelahan, babantayan ko muna 'yun. Okay, para medyo hawig kay Master Efren, ah. Kaya ako natawa, no? Medyo may hawig. Talagang minsan meron kayong commonality, may pagkakapare-pareho ng istorya, no? Oo nga po. Halos lahat naman po ng mga pool player. Oo. May mga hawik, no? May mga ganyan nga pagsusumikap sa umpisa. Opo. Given naman, Champ, no, we know that you have achieved already, you have achieved many winnings, nanalo ka na sa napakaraming torneo, no? Tournaments here and abroad. Hindi naman sobra. Mga konti lang po. Okay, humble. Napaka-humble naman ni Champ, no? So, Champ, given your achievements as a billiard player, do you wish the same for our young generation today? Na sana sila din ay magkaganoon? Oh, yung mga young players po na gusto talaga nagpupursige na maglaro ay pagpatuloy yung laro nila. Yun po, gusto ko rin po maka-join sila ng mga tournament ibang bansa at same time manalo. Pero syempre yung mga ibang bata na hindi naman po talaga yung billiard, mas maganda mag-aral po sila.
Diba? Kasi mahirap po yung larangan bilyar talaga. Marami kang gugugulong oras, marami kang itatapong ano. Kumbaga yung pag-aaral mo, mas uunahin mo po talaga kaysa sa billiard. Kung gusto mo talagang mag-billiard, billiard lang. Ganda naman ang sinabi ni Cham na yan, no? Now, kailangan tingnan mo rin yung priorities mo sa buhay. Baka naman pinipilit mo lang yung sarili. Kasi, pinipilit mo yung sarili mo sa billiard. Hindi ka naman parapala doon, no? Tama po, tama po. Kasi hindi po halos lahat tiniswerte na talagang mag-billiard. Kasi, actually po, ako, naglaro akong billiard. Hindi ko naman po akalain na magiging ganito yung laro ko. Basta ako, laro ako ng laro ng billiard. Tapos, tinigil ko na yung pag-aaral ko. Nag-focus na lang ako sa billiard. Kasi, kung parang madali kumita rito. Tapos yun, may bilyaran po kami. So, ayun ang ginagawa ko. Kung saan-saan po rin ako naglalaro. So, binuhos ko na yung buong, yung buong pagbibilyar. Kaya, ako nga po, ang ano ko, ma-advise ko sa mga bata, mas magbuti mag-aral sila. Salamat kan sa napakagandang advice na yan, ano? Ngayon po, yung mga may mga potential talaga, tapos may mga sumusuportang mga sponsor sa kanila, yun, pwede po yun pagpatuloy nila, magpursige po sila. Okay. Tapos nabanggit mo yung pag-aaral, no? At what age, if I may know, anong edad ka, nahinto ka ba, Champ? Huminto ako, na pagtapos ko mag-graduate ng high school, huminto na ako, hindi na ako nag-college, nag-ano na lang po ako, basta nung mga third year ako hanggang fourth year, laro ako ng larong bilyar, pagka-graduate ko, ayun, huminto na rin ako mag-aral, hindi na rin, wala na rin sa isip ko na pagpatuloy pa, kasi nakita ko, para easy lang kumita ng ng pera sa bilyar, which is mahirap. Pero naisip ko kasi, nakikita ko yung laro ko, parang aangat kasi may mga sumusuporta sa aking mga manager, sa mga money games. So, ginawa ko, ginugol ko yung oras ko doon. Puro practice ako ng practice. Ayun lang po ginagawa ko. Napakaganda. Yes, champ. Nakita ko rin yung punto mo doon, no? Bakit huminto sa schooling. Kasi sa'yo naging malinaw sa'yo yung direction mo. Na nakikita meron kang, kumbaga may potential ka sa sarili mo. Sa murang edad mo, nakita mo na agad, champ, tama ba? Nakita mo kung saan ka dinadala. At hindi lang ikaw ang nagbabalidate nito. Hindi lang ikaw ang nagpapatunay. Sabi mo nga, may mga sumusuporta sa'yo nung time na yan. Opo. Marami pong mga manager nun. Sila rin po yung halos nagpagaling sa akin. Dahil kung wala po sila, hindi ko rin matutuloy yung paglalaro ko kung walang sumuporta mga magmamanager. So, ganun po. Nakita ko na ganun. Ang ginawa ko po, nagginugol ko yung oras ko. Kakalaro, kakainsayo. Ayan. So, napakaganda ng sinabi ni Chan. So, pag sa atin ay may sumusuporta, huwag natin itong baliwalain, ano? Tama po. Baka naniniwala sila. Ingatan din natin sila. Yun po ang pinaka-importante. Opo. Lalo na yung mga sponsor na mga willing talagang, di ba, gastusan ka, kumbaga, yung talagang suportahan ka, yun talagang yung mga dapat iniingatan. Kasi mahirap po, especially ngayon, bihira po yung talagang sponsor na sumusuporta sa player. Tama po, lalo na sa mahal ng gasto, siyempre. Kaya hindi rin po natin, siyempre, hindi po rin natin sila masisi. Oo nga naman. Tama. So, Cam, as of the moment, meron ka bang mga minamanage na mga bataan mo dyan? O sa sarili mong pamamaraan? Hindi ko alam, Cam. Wala naman po. Meron lang ba? yung mga young players natin. Pag yung iba, mga nagtatanong-tanong sila about sa ganito, how to mag-break, ganito. Yun, tinuturo-turuan po lang. Pero yung actual po na, mga actual po na, na pagtuturo, wala po sa ngayon. Wala po. Pero kung meron po, halimbawa, meron pong mga young players natin, tinuturuan ko po talaga sila. Halimbawa naman, Cham, merong willing kumuha sa'yo na gawin kang coach for some time, kahit sa maikli, halimbawa, for one month, kukunin ka ng isang group mag-coach, are you willing to that? Sure naman po, of course. Opo. Nagawa ko na rin po yung dati, may mga tinuturuan din po ako mga foreigners, ini-invite po ako, ganun, mga 2 weeks, 1 month, mga 3 months, ganun, tinuturuan ko po sila. Yun nga, yung pangarap natin, Cham, no?
na tama mo, no? Yung ibang sana maturuan din natin yung sarili nating mga kababayan, di ba, Tep, no? Tama, tama po. Kasi tama. Nga, yung opportunity kasi, bibihira. Sana sa mga tama viewers natin dyan, no? Tama po, bihira. Okay. Ayan. Ipagpatuloy natin itong masimulan ng mayaman na kasaysayan ng bilyar. Sinimulan nila ang mga nila Efren Reyes, nila Efren, Django. Kasama ka na rin doon, champ, no? Kasama. Oo nga po, mga young guns po. Sa ayaw mo sa gusto, champ, sumasama ka na sa kasaysayan ng bilyar. Kasama ka. Oo nga po, po. Siyempre, support la ako. Sumusuporta rin po ako dyan, siyempre. And we are proud of you, champ, no? Thank you po, thank you. Champ, at this point, huwag na natin patagalin. I just want to give your message. Ano yung mensahe mo para sa mga kabataang bilyarista ngayon? Ayan, ang mga millennial billiard players. Ayan. Yung mga, umiidolo dyan sa'yo. No? Ayan. Sa mga young players po, ang mensahe ko lang po is, kung talagang willing silang magpatuloy sa pagbibilyar nila, ay i-boost po nila yung oras nila. Mag-focus sila, mag-practice, yun po. Makipag-sparring sa mga magagaling na player. Pero ang ma-advise ko rin is huwag nilang pabayaan yung pag-aaral nila. Kasi mas importante yun. Yan, maraming salamat, no? Nakinig ba kayo mga kabataan dyan? Okay, yan. No? Huwag pabayaan ng pag-aaral. You know, yan yung na-appreciate ko rin sa Wild Blue, ano? Hi, Sir Nino Lopez, at our American friend, no? From the Manco Junior. Kilala mo ba si Champ? Opo, siyempre po. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Hanga din po ako sa kanya, no? Talagang opo, sinusuporta nila yung mga bagong player. Sila Benok, no? Sila opo. Benok, ayan, ang mga player natin na pagaling. Sila Benok, sila Tristan, at saka sila, no? Na marami pong iba. Opo. At saka sila, no, kalimutan, sino ba itong isa? Si AJ, si Manas. Isa yan sa mga magagaling natin. Opo. Yung ibang mga batang player, hindi ko pa nakikita. Pero nakikita ko yung sa mga live nila. Magagaling. May mga potential po talaga. Yes. I agree, Chan. No? At Chan, nabanggit mo yung mga kabataan niya na to. No? Maraming Opo. Salamat sa'yo na binigyan mo sila ng advice na bigyan pansin din yung pag-aaral dahil hindi laging sigurado sa bilyar, no? Yan. Yes, tama po, tama. At Champ, matanong ko lang, no, for the last time, about your experience doon sa mga laging laban mo. What was your latest game before the lockdown? Ayan, siguro. Ano yung yung mga ayan, katulad po yung sa Shark po, ayan po. Yan mga magagandang event po 'yan. So kahit pa paano, kahit no? Kahit lockdown po tayo, may mga event po na ganyan. So hindi po namin nakakalimutan yung maglaro. Siyempre, ang hirap po ngayon maghanap ng bilyaran. Siyempre, lahat sarado. So malaking tulong po lalo na yung may hilig sa bilyar. Yun ang maganda sa Sharks, no, Cham? No, they follow the protocol, the health protocols of BIH. Tama po. Opo. Yes, exactly po. Kamusta naman dyan? Pero, Cham, kamusta ka naman ngayon lockdown? Medyo stress, kakaisip kung paano kikita. Kasi ang hirap po talaga. Ang hirap po talaga lumabas ngayon, unang-una. Pag lumabas ka, iisip ka, syempre, matatakot ka sa labas. Daming tao. Tapos, yung siyempre matatakot ka rin sa mga hulihan ngayon. Ang dami pong nahuli mga player, mga kababayan natin, kawawa naman. Kaso wala tayong magagawa dahil nga siyempre yun po yung batas ngayon. So tiis-tiis na lang po sa ngayon. Importante yung kalusugan natin, dasal lang, matatapos din tong pandemya na to. Sinabi mo, Champ, no, yun yung batas ngayon. Ako na comment po. No comment. So anyway. Ayan. Champ. Ano po? Okay. So I believe Champ, kamusta naman yung maiba tayo, Champ, no? Ayan. Sige po. Kamusta naman yung pag-ensayo ni Champ? Mabuti naman po. Nag-iinsayo no, kasi meron po rito, mayroong private dito na bilyaran. So nakakapag-ensayo naman po akong libre. So hindi ko naman po pinapabayaan yung paglalaro ko.
maganda. Buti pa si, ayan, maganda, napakaganda siya. Okay. Kasi ngayon, naiwas po muna talaga sa, ano, sa pagmamanagin dahil nakakatakot po. Noon na, pag nahuli ng pulis, eh, mahirap na. Ayan nga, ayan na po. Nakakatawa eh, kahit nag-iinsayo ka lang, kahit nag-iinsayo ka lang, kung commercial na bilyara ng paglalaruan mo at ni Rayjon, kasama ka dun, kahit wala kang magagawa. Kaya akong ginagawa ko, hanap ako ng mga private bilyaran, yun ang ang pinag-iinsayuan ko. Okay, anyway, we just believe that law is made for the common good. Para sa kapakanan ng lahat, kaya may batas. Yun na lang ang isipin siguro natin, ano? Kaya nga. May batas para sa kapakanan ng nakakarami. Kasama lang pero wish ko, sana matapos na to kasi napakadami taong nahihirapan. Opo, sobrang dami. Lalo na. Maraming nagsasuffer yung iba't ibang ahensya ng gobyerno rin, ano? Tama po. Sports, specifically billiard, yan, no? Tama. Lalo na yung mga hanap buhay dyan, yung mga may bilyaran, kawawa din sila, no? Oo, lahat po talaga nagsasuffer. Kaya dasal na lang po talaga, matapos din tong amen. Hindi magandang sitwasyon natin sa mundo. Nakita ko nga yung parang statement mo doon sa profile mo, no? God is my strength. Napakabuti. Napaka-inspiring. Salamat po. Napaka-inspiring ng champ. Napaka-inspiring. Nakaka-bless din sa iba na pag nakita yung gano'n. Mm. Nakita mo ang alam lang. Kasi kaya gusto ko rin yung mga ganito champ eh. This is, aside sa promotion ng billiard as sport, promotion din natin, kayo, mga manlalaro. Mm. Ang intention ko dito is this one eh. Nakita nila yung mga billiard player natin ay kasi pa naglalaro kayo, alam nila tahimik lang kayo, focus kayo. Yan ang alam na marami. They don't know na marunong din kayong hindi nila alam magsasalita rin pala kayo ng ayan, ang karanasan. Apo, tama. Okay. It's good, maganda rin minsan makita nila yung mga billiard player. Binibitawan muna yung tako at nag-share ng magandang story ng buhay. Apo, tama. Ayan. Diba? Maraming salamat sa mga nanonood. Salamat sa oras mo, champ. No? Oh, ayan, thank you rin po sa pag-invite sa akin, Kuya. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Si Bernie Regalario, Albert James Manas. Sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa billiard. Shoutout po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Champ, anyway, before we end, baka may gusto kang pasalamatan. I don't know. Pinapasalamatan ko siyempre yung partner in crime ko si Johan Chua, siyempre. At saka yung sponsor namin. Napasalamatan ko. Dahil, siyempre, nung time na broke ako, sila yung kumbaga sila yung naging sandalang ko. At siyempre yun, naiwas ako sa pagsusugal dahil sa kanila. Kaya maraming salamat sa kanila. Oo. At sa sponsor namin na sumusuporta sa amin. Hi, champ John Chua. Mm. Nung last time, hindi ko na malalabasan nung huli, kausap ko din si, maganda rin yung naging, maganda rin yung naging panayam ko kay champ at maganda rin yung mga mensahe niya. Ayan. Kagaya rin sa'yo. Ayan, no? Talagang maganda rin. Kapupulutan din ng mga aral. Iba-ibang kwento, iba-iba kayo ng kwento, pero iisang inspirasyon ng dulot nito sa mga kabataan natin. No? Champ, ako din. Ano? Before we end, I would like also to thank, excuse me, champ, no? I would like also to thank Mr. Mark Jefferson Balikat ng MJB Billiards and also Sir Jun Guevara ng Custom Q, Pampanga. Maraming salamat po. Ayun lang, champ. Pwede mo bang pasalamat? Salamat po sa lahat-lahat ng nanood, sa mga sumusuporta ng sa mga billiards, salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Ingat po. Ayan, maraming salamat po kay Champ Jeffrey Ignacio, our pride. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Champ. Pwede isa pa po? Sige, Champ. Binabati ko rin po yung mga yan, kaibigan ko dyan sa Cavite, sa Las Piñas, mga kamag-anak ko dyan. Papasyal ako dyan pagka medyo maayos na sitwasyon. Ingat kayo. God bless. Oo nga, sana matapos ang lahat so that we can see each other physically and hug each other. Tama. Peace bump. Okay. Champ, maraming salamat sa time mo, ha? Maraming salamat din po, kuya. Thank you po sa... You're with your family, champ? You're with your family? With your Yes, po. Opo. Okay, champ, ingat kayo dyan, ha? Keep safe. Ingat din po, kuya. Maraming salamat po. Salamat, champ. Ayan po, champ Jeffrey Ignacio. Okay, good afternoon. Bye-bye po. Bye-bye po. Good afternoon. Salamat po sa lahat. Good afternoon.